Tinagpalang araw mga kapatid sa bawat isa sa atin, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, narito po tayo sa ating pong segment, Tanong at Sagot sa Biblia. At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na katanungan ay sa Lucas 12:20, sino po ang tinutukoy ng Diyos na kukuha sa kaluluwa ng mangmang na umipon ng pagkain? Let me repeat. Sa Lucas 12:20, sino po ang tinutukoy ng Diyos na kukuha sa kaluluwa ng mangmang na umipon ng pagkain? Brethren in Christ, ito po ay tanong ni Sister Cecilia Ronquillo. Mga kapatid, atin pong basahin sa Lucas 12:20, Tagalog ang Biblia. Datapwat, sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. So here, brethren in Christ, ay sinabi ng ating Panginoon, hangal doon po sa mayaman na nag-ipon ng mga pagkain. Ang sabi, mga kapatid ng ating Panginoong Hesukristo, haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa. So, brethren in Christ, let us not be confused sa verse na ito kung sino talaga ang kumukuha ng kaluluwa. Tandaan po natin, mga kapatid, remember that this is a parable, meaning this is a figurative language. Yes, you heard it right. Remember that this is a parable, meaning this is a figurative language. Kasi pag sinasabi pong parabolo, mga kapatid, or parable, ito po ay earthly story na has an spiritual implication. Ngayon, mga kapatid, para maunawaan natin, atin pong i-define ang word. Let us read again here in Luke 12:20, Tagalog ang Biblia. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, which referred to the rich man, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. And in King James Version, Luke 12:20, but God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required or demanded of thee, then whose shall those things be which thou hast provided? So, ang ginamit mga kapatid sa Tagalog ay hihingin, samantala sa King James Version ay required at sa ibang salin ay demanded. So, hihingin mga kapatid. Ang ginamit na salita or required. Now, let us look sa Greek word, brethren in Christ, ng salitang hihingin or yung salitang required. Ito naman po ang ating mababasa. Sa Greek word 5:23 ay apaiteo, means to demand back. At it was translated in King James Version, ask again or require. So, kumbaga, hihilingin uli, mga kapatid, yung kanyang buhay. Yun po ang definition. At ito pong binanggit ng Luke 12:20 ay kasing tulad po ito ng binanggit din sa book ng Job. At ito ang ating mababasa. Job 27:8, Tagalog ang Biblia, sapagkat ano ang pag-asa ng di banal, bagaman siya'y makikinabang sa kaniya, pagkakinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Let me emphasize, sapagkat ano ang pag-asa ng di banal, bagaman siya'y makikinabang sa kaniya, pagkakinuha ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Kung kanina sa Tagalog po sa Bagong Tipan ay hihingin, dito talaga ay literal na pagkakinuha ng Diyos.
Again, parang it's confusing, brethren in Christ. So, in King James Version, ito naman po ang ating mababasa sa Job 27:8. For what is the hope of the hypocrite, though he hath gained, when God taketh away his soul? So here, brethren in Christ, eh talagang letra for letra na parang ang Diyos ang kumukuha ng buhay. Ngayon, tingnan din po natin sa Hebrew word, ang salitang ginamit dito na kinuha or yung taketh. Ito po ang ating mababasa. Hebrew 79:63 ay hala, means to draw out or to draw off, that is remove the soul by death. And it was translated in King James, take away. So here, brethren in Christ, aalisin ang buhay sa kanya. Kasi tandaan po natin, hiram lang naman po talaga ang buhay ng tao. Our clarifying question, ang Diyos ba ang kumukuha ng buhay? Mga kapatid, talagang Diyos ba ang kumukuha ng buhay o ang Diyos ang nagbibigay ng buhay? Remember na kapag nag-interpret tayo ng scripture, dapat hindi ito nagkukontradict sa other scripture. Kasi kapag sinabi natin ang Diyos ang kumukuha ng buhay, it will contradict that He is the giver of life. Kaya tingnan po natin para lalo natin maunawaan, mga kapatid. Sabi po ng John 10:28 Amplified, and I, which Jesus Christ is speaking here, and I give them eternal life, and they shall never lose it or perish throughout the ages. To all eternity, they shall never by any means be destroyed, and no one is able to snatch them out of my hand. So maliwanag ang sabi ng talata, ang Diyos ay giver ng buhay and even eternal life. He's not the taker of life. So ngayon mga kapatid, magwa-wonder tayo, ano yung sinasabi pala sa Book of Luke and Book of Job na ang Diyos ay kumukuha ng buhay? Brethren in Christ, tandaan po natin na ang tao talaga, kahit hindi hingin ng Diyos ang buhay, kahit hindi kunin ng Diyos ang buhay, itinakda sa tao ang kamatayan. Dahil ito ang ating mababasa sa Hebrews 9:27, Tagalog ang Biblia, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Let me emphasize, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. So kahit hindi pala kunin ng Diyos at kahit pala hindi hingin ng Diyos ang buhay ng tao, ang buhay pala ng tao ay nakatakda o ang kamatayan ng tao ay itinakda, brethren in Christ. Let me repeat, kahit hindi hingin ng Diyos ang buhay ng tao, hindi kunin ng Diyos ang buhay ng tao, dahil ang tao ay mayroong pong takdang panahon ng kanyang kamatayan. Kaya kung ating pong babasahin, mga kapatid, ang Luke 12:20 in Good News Bible, ito naman po ang ating mababasa. But God said to him, "You fool, this very night you will have to give up your life. Then who will get all these things you have kept for yourself?" So parang ganito lang po ang pagkakasabi ng talata, na ang ginawa ng mayaman ay walang, mga kapatid, inatupag kundi ang pagpapayaman, pag-iimbak na mga pagkain sa kanyang mga kamalgan. And siya po ay sabihin natin talagang nagpakayaman, not knowing na sa sobra niyang pagpapakayaman ay yun na pala ang takdang panahon ng kanyang kamatayan. Yes, you heard it right. Na ang ginawa ng mayaman ay nagpakayaman ng sobra-sobra, not knowing na yun pala ang araw na itinakda sa kanya. So, ang sabi po,
mga kapatid ng Panginoon, this very night, you will have to give up your life. Di ba po, ang mga naghihingalo at mga namamatay, sinasabihan natin na ibigay mo na o i-give up mo na ang iyong buhay. So we are the one giving up. Kasi kapag ka ang buhay ay ipinaglaban pa natin, gumagawa pa tayo ng mga kapamaraanan, di ba po, yung iba pinapa-ino-oxygen para makalaban pa sa buhay. Pero mga kapatid, tandaan po natin, we are the one giving up our lives. And of course, brethren in Christ, and Ezekiel, even though everything came from God, ito ang ating mababasa. Ezekiel 18:4 Tagalog ang Biblia, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So ang kaluluwa talaga lahat ng tao ay galing naman po sa Diyos. And we cannot deny the fact. At kapag ka namatay ang tao, ano ang nangyayari? Ito naman po ang sabi ng Ecclesiastes 12:7, Tagalog ang Biblia, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o yung espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Let me emphasize, at ang alabok, yung katawan, ay mauuwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa o yung espiritu ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Kaya kapag ka namatay ang tao, ang kanyang espiritu o yung diwa ay babalik sa Diyos, ang kanyang katawan ililibing at babalik sa lupa, ang kanyang kaluluwa ang siyang hahatulan. So, itong kaluluwa na to, sino ang kumukuha? Again, pinag-aralan na po natin, hindi po ang Diyos ang kumukuha ng buhay, manapay ang Diyos ang tagapagbigay ng buhay. It should not contradict the scripture, brethren in Christ. Ngayon, ito pong sinasabi mga kapatid na kumukuha ng buhay ay maitutulad natin ito kay Lazaro. Nung si Lazaro ay mamatay, ang Diyos ba talaga ang kumuha? Of course, not brethren in Christ. Ito po ang ating mababasa sa Luke 16:22, Tagalog ang Biblia. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, at namatay naman ang mayaman at inilibing. Let me emphasize. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Dahil ang kamatayan ay itinakda sa tao, pagka namatay ang tao, ito po ay dinadala ng mga anghel. Again, brethren in Christ, hindi po ang Diyos take care of life, He's the giver of life. At dahil ang kamatayan ay itinakda sa tao, at kapag dumating ang takdang panahon ng kamatayan ng tao, hindi ang Diyos ang kumukuha, kundi ang anghel ang kumukuha, ang anghel ang nagdadala. Kaya tama yung translation, mga kapatid, ng Amplified sa, mga kapatid, sa Luke 12:20, yung talatang ating pong ipinapaliwanag. Ito naman po ang ating ma-discover. Amplified Luke 12:20. But God said to him, "You fool, this very night they, the messengers of God," yes, you heard it right, "the messengers of God will demand your soul or of you, or will require your soul, brethren in Christ, and all the things that you have prepared, whose will they be?" Let me repeat and let me emphasize, this very night, according to Jesus, to the foolish rich, this very night, they, hindi sinabi ni Jesus, I or God, this very night, they, the messengers of God, will demand your soul of you. So mga kapatid, let it not be complicated
sa buhay ng bawat isa sa atin para hindi tayo ma-confuse, itinakda talaga sa tao ang kamatayan. Hindi dahil kinuha ng Diyos ang kanyang buhay, kundi itinakda sa tao ang kamatayan. Kaya kapag dumating ang takdang panahon ng kamatayan, hindi rin ang Diyos ang kumukuha, kundi ang mga anghel ng Diyos ang kumukuha ng mga kaluluwa ng mga namatay. At ito ay dadalhin, mga kapatid, kung ito ay para sa paraiso ng Diyos o kung ito ay para sa Hades. And our answer is, hindi ang Diyos ang kumukuha ng buhay, sadyang itinakda sa tao ang kamatayan. I hope that I answered the question ni Sister Cecilia Ronquillo, mga kapatid, na sa Lucas 12:20, sino po ang tinutukoy ng Diyos na kukuha sa kaluluwa ng mangmang na umipon ng pagkain? Again, our answer is, hindi ang Diyos ang kumukuha ng buhay, sadyang itinakda sa tao ang kamatayan. At kapag ka namatay ang tao, iyan ay kukunin ng anghel at dadalhin sa lugar na nararapat sa kanyang paglagyan. Mga kapatid, if ever na tayo po ay may follow-up question, clarifying question, or other question, don't hesitate to comment your question para sa mga susunod po nating pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon as we grow in the knowledge of God's Word. At salamat sa inyo pong pakikinig, panunood, pagpalain tayo ng ating Diyos.